Mga financier ni Robredo nag-atrasan na. Nako, magandang usapin ito. Pero bago po tayo magpatuloy, welcome po sa isang episode ng Usapang Tito Manny. At para doon po sa mga hindi pa naka-subscribe at bago lang po sa aking munting channel, please hit on the subscribe button below, pati na po ang notification bell para po updated po kayo sa mga videos niya upload namin at para meron po tayong pinag-uusapan sa araw-araw. O tama po, ang ating pag-uusapan ay itong mga financier ni Lenny Robredo, nag-atrasa na daw. Well, ito ay kinuha ko dahil ako po ay isang fan at idol ko po si Rigoberto Tiglao. So nabasa ko to sa Manila Times, isang article ni Rigoberto Tiglao or Bobby Tiglao noong April 6, 2022. At ang title po ng kanyang article ay Lilo Paul Turns Off Funds Flow to Robredo. So ibig sabihin, kasi kalalabas lang nung survey ng Lilo, at nung lumabas daw yung Lilo poll, nag-turn off o tumigil or tinigil na yung mga funds or yung mga pag-finance sa kampanya ni Robredo. So kung gusto nyo pong mabasa yung buong article, punta lang po kayo sa Manila Times, meron silang online, no? Rigoberto Tiglao, April 6, 2022. Okay, susubukan ko po sa abot ng aking mga kaya na Tagalogin, kasi gusto ko rin maintindihan, kasi hindi ko masyado rin maintindihan dahil nosebleed ako sa mga Inglesa na, no? So, susubukan po natin in layman's term na Pilipino, susubukan ko pong i-translate siya sa Tagalog at para maintindihan po natin medyo hindi mga Inglesero dyan, no? Pero kung gusto nyo po na talagang mabasa, punta po kayo sa Manila Times online, okay? So sabi niya, Lilo Paul turns off funds flow to Robredo. Ang paglabas ng Lilo survey, ito po ay kinuna ng March 15 to 22, sabi niya, was another nail on the coffin of Robredo's presidential bid. Ano po ba ibig sabihin ng nail on the coffin? Kasi po, nung araw, ito pagkakaalam ko, nung panahon namin, hindi ko alam kung hanggang ngayon sa mga probinsya ginagawa ito. Kasi ngayon po, di ba, pag meron po tayong mga lamayan at bago ilibing yung namayapa, tinataas at binababa lang yung ataul, tapos pinapasok na sa nicho. Nung araw po kasi, pinupukpuk po yung ibabaw, no? Pinupukpuk yan ng pako para hindi mabuksan or para ma-secure yung takip ng ataul. Kaya nga po ito nail on the coffin dahil pinupukpuk ng araw yung ibabaw ng ataul. So sinabi niya na yung daw paglabas ng Lilo survey was another nail on the coffin. Meaning, isa na namang itong pako sa ataul ng presidential campaign or presidential bid ni Lenny Robredo para po maselyohan na, mas maging selyado na, maging sarado na yung kanyang kampanya. So yun ang pagkakaintindi ko sa another nail on the coffin. Dahil basically po kasi since nung October 2021 hindi po nagbabago yung taas ng survey ni Bongbong Marcos. So from October, mula nung nag-umpisa yata yung campaign period, no, monthly yan, talagang nasa top si Bongbong Marcos na halos hindi nagbabago yung kanyang puntos. So ang sabi ni Mr. Tiglao, si Bongbong ay unstoppable na. Ibig sabihin, wala nang makakapigil pa sa pagkapanalo ni Bongbong Marcos. Totoo naman eh. Ang dami ng mula sa mga legit na mga surveys hanggang sa mga Kali surveys, hanggang sa mga online surveys, lagi pong nangunguna si
Bongbong Marcos. Huwag na po natin lokohin ang sarili natin, no? Nang pag may lumalabas na ibang survey na tumaas bigla si ganito kay Bongbong, hindi po totoo yun. Kasi ito, titira mo sa halos lahat ng survey, nangunguna si Bongbong eh. At hindi po siya bumababa sa 50%, ha? Meaning majority talaga ang gustong si Bongbong ang maging susunod na presidente. So sa mga pangyayaring ito, na laging mataas si Bongbong sa surveys, yung mga potential funders na gaya ng Lopez clan at ng leftist wife ng isang Hong Kong-based tycoon ay nag-decide na itigil na lang ang paglabas ng pera sa talunang kampanya ni Robredo. Sino ba itong Lopez clan? Ito yata. O, di ba ito yung may-ari ng ABS-CBN? Eh, dilawan ito eh. Eh, di ba dilawan si Robredo na kahit naging pink yan, eh, dilawan pa rin po yan. So, ibig sabihin, kung totoo man ito, ayon kay at Rigoberto Tiglaw, ay dahil sa mga surveys na ito, ay tumigil na ang Lopez clan. Pati itong sinasabing leftist wife eh, ng isang Hong Kong-based tycoon. Nakalimutan ko yung pangalan ng babae yun eh, na lagi talagang sumusuporta kay Lenny yun eh. Anyway, i-comment nyo nga sa aking pangalan nito, maaalala ko rin ito eh. No? Itinigil na daw ang kanilang pag-fund sa campaign ni Robredo na talunan naman na. Ayon pa nga sa article ni Mr. Tiglaw, may mga campaign headquarters na ng mga pinklawan ang nagsara. So di ba mayroon tayong mga kahit na sinong kandidato may mga headquarters yan, may mga campaign headquarters yan. So meron na daw silang mga campaign headquarters na nagsara. At ang mga disweldong staff ay hindi pa nababayaran. Of course, meron po mga volunteers sa talagang walang bayad. Pero siyempre sa mga headquarters na ganyan, meron talagang mga disweldo, yung mga swelduhan. At ito daw ay hindi pa nababayaran. Dahil nga siguro, kulang na sila sa funding. Eh kapag nagkaganito ang pangyayari, eh baka itong mga supporters na ito, ay umuwi na lang ng bahay. Or, baka magpalit pa sila ng isip at magpalit ng iboboto. At baka si BBM pa mang iboto ng mga ito eh. Dahil alam nyo naman, alam na nila na ang taas ng survey ni Bongbong. Alam na po natin lahat, everybody loves a winner. At meron po tayo, join the bandwagon. Di ba? Kung sino yung mas nakakarami, doon na-attract ang tao eh. Dahil panalo na eh. Alam nga naman, mag-side ka sa talunan. Di, ibig sabihin, talunan ka. Eh, ayaw natin nun eh. Ayaw natin masabi na tayo ay talunan. We always go for the winner. And we, as Filipinos, we love winners. Okay. Kaya nga, diba, dahil nga sa kakulangan ng pondo, nag-resort pa ang mga pinklawan sa house-to-house campaigning. O, diba, nakita nga natin, nag-house to house yung mga pati mga artista, nag-house to house campaigning na. Ang ano nga lang kasi, nag-house to house campaigning sila para makakuha sila ng simpatya sa boto sa mga botante, baka makakuha pa sila ng boto. Eh negative campaigning pa rin naman sila. Dahil yung dala-dala nilang mga leaflets eh meron pa dinira ni Marcos. Imbis na yung plataforma ni Robredo ang nakalagay dun sa mga leaflets eh puro paninira pa rin kay Bongbong Marcos ang nandoon. Eh, sinong boboto sa inyo? Sino ang lilipas sa inyo? Sino ang magpapalit ng isip para iboto kayo? Eh, anong iisipin namin? Ano ba itong mga to? Nangihingi ba ito ng simpatya pa? O nangihingi ng boto? O naghahanap ng kaaway? O naninira na lang talaga ng tao? Eh, yun ang style nyo eh. Ayaw nyo kasing baguhin yan eh. Kaya, tira nyo, pati yung house-to-house campaigning nyo, eh, hindi naging successful. At hindi magiging successful. Namimilit pa kayo ng tao kung ano na ba sinasabi nyo. Tapos pag nakita yung leaflets ninyo, puro paninira kay Marcos. What the heck? Hahanap kayo ng mga volunteers. Eh, with little success.
konti na lang ang pumapayag na mag-volunteer sa kampanya ninyo. Kasi marami na ang ayaw sa inyong brand of campaigning. So para sa akin kasi talaga, no? Ito ay grand design. It is God's plan na talaga. Para may plano siya para sa bansa natin eh. Kaya gusto niyang ilagay at iluklok si Bongbong Marcos to be our next president. Dahil sa mga nakalipas na presidente, walang nangyari, nalugmok lang tayo. Tapos ginamit pa niya si Duterte para mag-umpisa tayong umangat. Eh napaka-alam naman natin, napaka-easy ng 6 years, no? Hindi kakayanin ni Duterte lahat. So, ang dami na nga niyang nagawa, ang dami pa rin nasasabi ng mga anti-Duterte dyan eh. Diba? Si Bongbong ang magpapatuloy niya. And this nation will be great again pag naupo na si Bongbong Marcos. Also, this will be the first time na ang isang kandidato ay merong 40% points lead over the runner-up na si Robredo. Ang layo po kasi. Ang layo ng agwat. So itong isang buwan na lang to, mahigit isang buwan na lang. 35 days na lang yata bago mag-eleksyon. Sa tingin nyo, maakahabol pa itong mga pinklawan kahit na ano pang klaseng campaign niya ang gawin nyo. House to house, may mag-comment pa nga sa akin itong isang dog house to, wag naman ganun. House to house, kahit mag house to house campaigning pa, wala na pong mangyayari. No? Hanggang runner up na lang kayo, tanggapin nyo man o hindi. Tignan natin, noong 2016, at the same time na lumabas yung Lilo survey, no, ng March 15 to 22, ang si PRRD ay 30% noong survey ng 2016. Ha? Nung nagbotohan, tumaas pa ng 39% si Rodrigo Duterte nung nanalo siya noong 2016. Ha? From 30% nung same time na itong survey na to hanggang nung nag-eleksyon, tumaas siya ng 39%. Nung 2010 elections naman, nung panahon ni Benigno Aquino, at the same time also, yung mga ganito nung naglabas ng survey ng mga March to April, si Benigno Aquino, 37%. Pero nung nagbotohan, umabot pa daw ng 42% nung election. So, nanalo si Duterte, nanalo si Aquino. Eh si Bongbong, at the same time, na 30% si Rodrigo Duterte, 37% si Aquino, 60% na si Bongbong. Halos kalahati ng mga survey points ni Duterte at saka ni Aquino. 60% na. So natural, yung mga funders o yung mga nag-finance na mga kampanya ng mga kandidato, magbabago nga naman ng isip yan. Ilalagay mo ba naman ang pera mo sa mga talunan? Di ba hindi? Tapos, nagsayang ka na ng pera, ang tawag pa sa'yo, talunan. So, di ba maganda yung nagsayang ka na or nagbigay ka ng pera sa mga kampanya ng mga winners? Kasi, ang sarap na pakiramdam mo na yung finance na kandidato ay nadalo. Kesa naman na naglabas ka ng pera, nag-funding ka, tapos talo naman yung kandidato mo, eh, dedan yun. Doble talo ka. Wawa ka naman. So, sino ba naman in his right mind na magfa-funding ng isang talo ng kandidato? Diba? Doon ka na lang sa winner. Eh, nakikita naman na kung sino ang sure winner. Nako. Siguradong-sigurado na po yan sa taas ng survey ni Bongbong. Sabi pa nga, baka daw umabot pa ng 70%. The first president to win, not just by a majority, but by a landslide. So, sa mga hindi naniniwala sa survey, bahala kayo. Pero, dun sa article, hilintulad tong survey na to sa pagluluto. Well, I should know kasi nagluluto din ako eh. Ang survey po kasi, parang pagluluto yan. Siyempre, habang nagluluto ka, tinitikman mo
para makuha mo yung panlasa. Kukuha ka ng kutsara, titikman mo. Kukuha ka ng konti, titikman mo. Hindi mo kailangan ubusin yung buong kaldero ng ulam para malaman kung ano ang lasa. Ganyan din sa survey. Kaya yung sasabihin nila, bakit 1,000 to or 3,000 lang yung mga respondents? Kasi ganun ang parang ganun ang comparison niya. Para ka nagluluto, hindi mo naman kailang ubusin, di ba? Isang kutsarang tikim lang, malalaman mo na eh. So dito pa lang sa survey, kahit na ilang respondents pa lang yun, makikita mo na yung parabang lasa, yung panlasa ng tao. So, doon sa mga ayaw maniwala, syempre hindi kayo maniniwala kasi hindi pabor sa inyo yung survey. Kaya para sa inyo, hindi kayo naniniwala. Pero konting angat nga lang ni Lenny sa survey, tuwang-tuwa na kayo. Akala ko ba hindi kayo naniniwala sa survey? Pag umangat ng konting porsyento, hallelujah, ito na, nag-uumpisa na, game-changing na, pataasan ng pataas. Umangat lang ng 1-2%, tuwang-tuwa na kayo. Hindi nyo pa nga abuti yung kalahati ng survey ni Bongbong. So, huwag masyadong feeling. Okay. Eh, sa mga potential voters naman, ha, makikita naman na natin yung dami. Tulad nung sa INC o sa Iglesia ni Cristo, meron silang 1.5 voting members. Tapos yung kay Apollo Kibuluis pang Kingdom of Jesus Christ na may mga 500,000 voters, sa kanila palang 4% na ng magiging boto ni Marcos. Eh, ang dami noon. Sabi pa, ayon sa article ni Tiglaw, the INC reportedly will be issuing strict orders for its members to vote for Marcos. Ba? Strict orders for its members to vote for Marcos. Alam naman natin meron silang solid vote. Bakit kailangan pa mag-issue ng strict orders? Well, sabi kasi dito, nagalit ang leaders ng INC sa kampo ni Robredo dahil mantakin mo nga naman, may mga zero votes sa ibang lugar na zero si Bongbong Marcos. Eh, nasan daw napunta yung mga boto nila? Alam naman po natin na bawat sulok ng Pilipinas merong simbahan ng INC. May mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Tapos masisiro si Bongbong doon. So ang tanong, nasaan ang boto ng INC doon sa lugar na yun? Tapos meron pa tayong mga tinatawag na soft voters. Yun yung mga pwede pang magpalit ng boto sa eleksyon. Meron silang iniisip na kandidato ngayon, pero pagdating ng eleksyon, bigla silang magpapalit ng iboboto. Ang tawag po doon ay soft voters. Eh, according sa Lilo report, merong 20% ng 19% ni Lenny ang pwede pang magpalit ng boto sa eleksyon. So, ibig sabihin, sa ngayon, ang survey points ni Lenny Robredo ay 19%. Doon sa Lilo, ha? Sa Lilo survey, 19% siya. So doon sa 19%, 24% pa, almost one-fourth ng 19% is soft voters. Meaning, pwede pang magpalit ng isip. They can go for other candidates or go for Bongbong Marcos. Ah, mukha talagang tagilid na talaga si Lenny Robredo. Talaga yatang dito magkakaalaman talaga kung anong nangyari nung 2016 vice presidential elections. Pero sabi ko nga eh, no? Baka hindi siya si Bongbong hindi siya nakatadhana maging vice president dahil siya ay nakatadhanang maging presidente ng Pilipinas. So ang huling sabi ni Mr. Tiglaw sa kanyang article, isn't that ironic? The son of a strongman demonized for 36 years by the Yellows and the US using
forceful. Ano ba to? Using yung education and media apparatuses. Oh, to. Ito nakasulat kasi, sulat ko, hindi ko mabasa eh. No? Ulitin ko. The son of a strong man demonized for 36 years by the yellows and the US using powerful education and media apparatuses turns out to be the president a huge majority of Filipinos want to lead them. Totoo nga naman kasi talaga to eh, no? Anak ng sinasabi nilang diktador, strongman, na demonized for 36 years. Demonized, ibig sabihin, pinagmukha yung demonyo sa isipan ng taong bayan, ha? For 36 years yan, ng mga dilawan, gamit, ha? Very powerful, ha? Powerful daw education sa mga libro, sa mga pagtuturo sa eskwelahan, ginamit nyo para magmukhang demonyo si President Ferdinand Marcos sa isipan ng mga kabataan. Ginamit din ng US yan, ng mga media apparatuses, sa mga bias na mga media outlets dyan. Wala kayong sinabi kundi puro na lang paninira kay President Apolacay Ferdinand Marcos. Tapos, it will turn out na yung anak niya, si Bongbong Marcos, ang biglang gusto ng a huge majority of Filipinos para maging presidente nila. Talagang ironic talaga. Mantakin nyo nga naman. All through these years, ginawa nyong paninira sa pangalan ni Ferdinand Marcos. Huwag niyong sabihin, kasi sinasabi nila ngayon, lalo na itong mga pinklawan na 6 years daw na nag-umpisa mga kampanya si Bongbong Marcos, binabago daw ang history at lahat. Ay gali, nasa inyo lahat ng ano, nasa inyo lahat ng ways and means. Sigaw kayo na sigaw lang, never again to Marcos, down with Marcos, kung ano-ano pang pinagsasabihin niyong diktador, magnanakaw, mamamatay tao. Inukil-kil nyo sa isipan ng mga kabataan. Eh mukhang hindi kayo nagtagumpay. Dahil mantakin nyo, anak pa ng diktador na sinasabi nyo, ang pinili ng vast majority of Filipinos para mamuno sa kanila. Ibig sabihin, konti na lang ang naniniwala sa inyo. Ang dami na pong nagising sa katotohanan na lahat ng sinaksak nyo sa isipan ng mga kabataan for 36 years ay puro kasinungalingan lamang. So salamat Mr. Rigoberto Tiglao. Gustong gusto ko itong article mo. Pero ito po ay pirit kong isinalin sa Tagalog para maintindihan ko din at ma-share ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng kanyang article. Pero kung sa tingin nyo ay meron akong mga maling sinabi, just comment down below para po maitama natin. Mr. Tiglao, talagang saludo ako sa iyo. Sama-sama po tayo sa ating adhikain na iluklok si Ferdinand Marcos para ating maging susunod na presidente. So kayo, after nyo marinig ito, magbabago pa ba ang isip ninyo? No? Kayo ba isang soft voter? Huwag na. Dito na tayo sa siguradong panalo. Sure winner na po dahil nasa grand design ng langit that Bongbong Marcos will be the next president of the Philippines. Hanggang dito na lang po.
Bye-bye.